Hi, Drew. Hi, Mon. So much, Lynn and Arnett. Nagpapasalamat kami sa ating mga sexy at nagagandang Allo Girls. Yes, of course. Okay, kanina pinag-usapan namin ni Monica yung proper decorum pag naglalaro ka or naglalamyelda ka around the pool area. Yes. No? Now, ang pag-uusapan naman natin ay ang stretching. Of course, part pa rin ito ng pagiging physically fit ngayong summer, di ba? At ngayon, kasama nga natin, si Ms. April Herrera from Red Cross para turuan tayo ng tamang stretching. Una muna, bakit ka kailangan mag-stretching pag, well, naglalaro ka sa swimming pool? Like, hindi naman kailangan dapat athlete to make stretching. So, basically, like, to loosen up muscles. Kasi, di ba, when swimming, so super excited ka. Correct. Oo. And then, tendency is, like, sudden movements, yeah. Di ba? Okay. Of course. So, what we need to do is going to stretch, like basic stretching, okay. arms, leg stretching, like that. Tulad ng ginagawa ni Ate May ngayon at ng date niya. May arm stretching yan. Actually, para ma-stretch yung deltoids, yung shoulders natin. Yeah. Tapos noon, ayan, ginagamit naman nila yung paa. Most important talaga yung sa legs kasi usually... yun yung ginagamit pag nagsiswimming. Yeah, at saka to avoid unnecessary injuries, especially sa legs. Kasi more on yung activity sa legs rather than sa arms. Okay, pag specific stretching tayo ngayon sa legs, ano yung kailangan unang gawin para makaiwas tayo ng pulikat, di ba? Okay. Yung mga muscles na kailangan. Di ba maraming stretching yan sa legs? Ano ba? Kailangan bang ilagay yung knees nyo near your chest muna, di ba? That's one. Yeah. So the first thing that we're going to do is first seat, okay. And then straighten up your legs. Okay. And then after that, try to reach the affected part, whether it is the right part or the left part. Okay. Mm-hmm. And then try to reach your toes and then push it towards your legs. Now, nakikita na po natin ngayon si May. Ginagawa niya, nilulusen up niya eh. Parang minamasahin niya ngayon yung mga calf muscles niya. Of course. Dahil nga, kunyari, pag namumulikat, yung muscle, naninigas siya. Nagtitense, tapos nun, kailangan mo lang i-loosen up. By doing that, parang minamasahin mo. At katulad na sinabi ni April kanina, that you just really have to stretch it out. Aww. Now, ito yung example na pag napulikat ka sa swimming pool, tapos meron kang kasama, tapos dadalhin ka dito sa may... Land area na. Eh, ang problema, paano kung abutan ka ng pulikat sa tubig at hindi ka na makagalaw, na-stuck ka na doon sa tubig? Ano po ang dapat gawin, Ms. April? So, kapag yung water level lang sa body mo, like, you have to... if you have someone beside you, it holds her, like that, and try to get to the nearest wall, and then try to push the leg. And then, kapag nag-push yung leg, kapag nag-loosen up na, try to massage it again. So usually, ito, yung nagka-cramp sa legs ni Betong, ay yung calf muscles niya, no? Yeah. Yun yan, no? Yeah, usually, nandun naman lagi yung ano. So sinistretch siya ngayon, pinupull down ngayon ng... Kasama ni Kuya Betong. Yung shin niya, no? Tapos nun, ginagawa na lang ni Kuya Betong, sinistretch siya unti-unti. Dapat hindi bigla, no? Hindi bigla. Alright. So, meron pa ibang paraan, no? Pero ito yung talaga mga basics na kailangan natin tandaan para sigurado hindi tayo malulunod ngayong summer vacation. Alright? Alright. At amin po bumalik. Nako, marami pa kayong pag-uusapan tungkol sa mga safety tips ngayong summer vacation. For the meantime, back to the video muna.